On duty, police. Police po. Pag day off, farmer po. Farmer. Wow, napakaganda. Mm. Grabe, guys. Zero experience sa farming, pero pinasok po ang pagpa-farm. Nagsimula sa 13 na puno ng strawberry, ngayon is almost 8,000 na. Pero sinasabi mo, kaya pa hanggang 50,000. Opo, sir. What's up, Avidio? Art Sinabago here and welcome to another episode of Avidio Stories. What's up, mga ka-video? For today's video, nandito tayo ngayon sa Sitio Dueg, dito po sa Barangay Maasin, sa bayan po ng San Clemente, sa lalawigan po ng Tarlac, na kung saan ating bibisitahin ang isang strawberry farm. Yes, you heard it right. Dito po, isang strawberry farm dito po sa lalawigan ng Tarlac, na kung saan ating kikilalanin ang farmer na may-ari nito. Let's go! Ayun! Hello, sir! Good morning! Hi. Good morning po, sir. Good morning po. Good morning! Good morning! Ayan. Kusta po? Ayan, dito po tayo sa lilim. Para ano? Ay, pasensya na po, sir. Nagdidilig po tayo, sir. Okay lang, okay lang. Ayan, talagang tuloy-tuloy lang po dito, no? Siguro tutuloy mamaya ni ano? Yes, sir. Ni tatay ng ano. Anyway, sir, magandang umaga po sa inyo. Ay, good morning po, sir. Ayan, bago po ang lahat, siguro, ano, pakilala po muna tayo sa ating mga ka-video. Ako po si Police Corporal Remegio Guillermo Jr. po. Tubong Kamiling. Dito lang po ako nakapag-asawa, sir, sa Sitio Dueg. Okay, nabanggit niyo, sir, corporal. Isa po kayong police? Yes, sir, yes, sir. Pag day off ko po, sir, farmer po ako, sir. Okay, so pag on duty, police. Police po. Pag day off, farmer po. Farmer. Wow, napakaganda. Sir, ilang taon na po kayong nag-aalaga o nagtatanim po ng strawberry dito? Bale, wala pa po tayong kwan, sir. Bale, isang taon na po. Kung okay. Tutusin, sir, isang taon po, sir. Nag-start kayo nung? Nung February 13, sir. 13 na piraso rin po ang nabili ko, sir, na strawberry, sir. Saan mo nabili yan? Meron po tayong kwan dito, sir. Nauna pa sa akin, sir, na nag-strawberry po dito po sa Kalaw, sir, Mayanto. Kalaw po. Pulis po, sir. Hello, pero Pulis. Malit doon na kwan, sir. Tapos, nagtanong-tanong po ako, sir, na kung paano po yung strawberry. Mm-hmm. Eh, nakakwan naman po ako kasi malamig po dito sa amin, sir. Bumili po ako ngayon, sir. Mm-hmm. Ito po, sir. Nung pong umuulan, napansin ko, sir, mabilis dumami. Mm-hmm. Eh, tinutuloy-tuloy ko lang po na nagbababa, sir. Mm-hmm. Na nagpaparunner ako. Unti-unti po, naging nung October po, naging 300 na po yung magandang variety. Ang variety ko po pala, sir, mm-hmm. Sweet Charlie, sir. Charlie, ayan. Sweet Charlie. Mm-mm. Ano yung difference ng variety mo na yan sa mga nakikita nating ano? Ito po, sir. Lapit ka dito, sir. Ito po, sir, mas matibay po siya sa init, sir. Ito pong Sweet Charlie. Ito. Ito po, sir. Okay. Ito pong Sweet Charlie, sir. Saka, makuan po, matamis din po siya. Pero, kwan, sir, ang problema po sa kanya, madalang po siyang mamunga. Mahina po yung bunga, hindi po siya sing lakas ng mga variety sa Baguio, sir. Mm-hmm. Ang naging advantage lang po dito, sir, yun po, medyo mas matibay po siya sa init. Mas matibay sa init kasi kumpara, yes, dito sa klima natin dito sa Tarlac, sa hindi Baguio ganon po kalamig, di ba? Yes, sir. Tulad kumpara doon sa La Trinidad na talagang strawberry talaga capital ng Pilipinas, ang La Trinidad. Pero parang itong San Clemente ngayon, magiging strawberry capital ng lalawigan ng Tarlac. Sana po, sir, pagsisikapan po natin yan, sir, na maganon nga po tayo sa ganong sitwasyon, sir. Mm-hmm. So imagine guys, no, nagsimula lamang siya sa 13 na puno ng strawberry, yes, no? Sir. Ngayon, sir, ilan na po ang nakatanim na strawberry dito sa iyong lupain? As of now, sir, lupain, nasa 8,000 po, sir. Wow! Pero ang kaya ko na pong maiproduce sa isang taon, sir, kaya ko na po yung 50,000, sir. Grabe! Mm. So 8,000 na puno na nandito? Yes, sir. Imagine guys, ha, for just a span of 1 year. 1 year po. Nagsimula sa 13 na puno ng strawberry, ngayon is almost 8,000 na. Pero sinasabi mo, kaya pa hanggang 50,000. Opo, sir. Gaano po ba kalaki itong lupain nyo na tinataniman nyo ng strawberry dito? Bali po, ito po ay nasa magtatatlong hektarya, sir. Na, opo, sir. Nakita nyo naman po, sir, nagtatanim po kami kahit may mga puno po. Oo, yun nga pala, no, hindi ba nakaka-apekto yung shade ng puno?
sa mga tanim mo? Bali po, mali po talaga ito, sir. Pero ang kwan po dito, sir, mas mali po yung putulin po namin yung puno tapos papalitan po namin ng strawberry. Strawberry, ayun. Guys, ha, di maintain and di preserve yung mga existing trees dito. Okay. Kasi tama nga naman yung observation ni sir na mali naman putulin yung puno just to replace ng mga strawberry. Kumbaga, you are giving them the chance to coexist. Yes, ibig sabihin, pwedeng mabuhay yung mga puno na naririto na plus itong mga strawberry po nila. So, almost ilang hektarya po ito? Magti-3 hectares po. 3 hectares. Pero yung natataniman nyo po ng strawberry sa ngayon, ilan na yung nakocover ninyo? Ang productive pa lang po, sir. Nasa 1 hektarya pa lang po yan, sir. So, malaki pa, no? Yes, sir. May malaki pa remaining ka pang 2 hectares. Opo, sir. Pero puro kan na po yun, sir. Puro mga bangin na po. Steep na po talaga. Clip, ganyan, sir. Okay. Saka mabato po. Mahirap pong mag-develop, sir, dito sa bundok, sir. Okay. So, pansin nga natin dito, yes, you know, hindi siya kumpara dun sa La Trinidad Binget na flat yung ano nila, yes, di ba? Kahit nasa bundok na yung La Trinidad, pero yung... May flat pa rin po. May flat surface pa rin sila. Pero dito po sa San Clemente, medyo challenge yung ano nila, yung pagtatanim challenging nila. Challenging po talaga, sir. Kasi talaga pong iniisa-isa po namin mga bato, sir, na... Eh, di ba napakataas nito, sir? Yes, sir. Paano naman yung source of water po ninyo? Bali po, may mga kwan po kami dito, sir. May mga bukal po na nanggagaling sa ilalim ng tubig, sir. Yung po, sir, yung gumagawa po kami ng malit na dam dun, sir. Tapos nilalagyan po namin ng hose. Bali po, parang hose lang po ito, sir. Yung pressure lang po nung galing sa taas. Bukal? Opo, yung nagtutulak dun sa tubig namin, sir. Okay. Bali, nasa mag-aapat na kilometro po itong hose namin, sir. Okay, ito, ang dami, opo, yun, laki. So, parang ito yung ginagastusan mo ngayon? Yes, sir. Ito po, dito po na kwan yung nasa 100,000 po yata, sir, ang gastos ko sa hose pa lang, sir. Guys, gumamit siya ng 100,000 just to provide yung irrigation or yung water system niya, no? Almost 4 kilometers yung tinatahak ng tubig nila papunta dito sa kanilang strawberry farm. Kondisyon po ng tubig namin, sir. Minsan po na kuwakan po ito na palito, na babarahan po. Yun po yung mga challenge sa amin kasi babalik po kami dun sa may... Source. Opo. Tapos uulitin na naman po namin, sir. Kaya mahirap po ang mag-develop dito sa bundok, sir. Pero kayo, sir, no, dahil ilang buwan na rin, mag-isang taon na rin, yes, na nagtatanim kayo ng strawberry dito, kumusta naman ang pakiramdam na nakapagtanim kayo ng strawberry? Ang Tarlac, we're expecting na medyo mainit, pero dito po sa part ng San Clemente, medyo mahangin at saka malamig. Malamig siguro dito paghapon. Malamig po, sir, dito, sir. Paghapon po, sir, mga kwan, medyo sisipunin ka na, sir. Pag hindi ka sanay dito, sir, medyo sinisipun na po ang mga kwan dito, sir, ang mga bisita, sir, lalo po pag walang jacket. Yes, oo. Kasi alam natin, no, ang strawberry po nabubuhay lamang po sa mabababang temperatura, yung mga malalamig, no, just like in Binget, sa La Trinidad, at the same time, sa Tagaytay, alam ko mayroon din meron ata, din no? Po. At sa kaibang mga area pa. Pero dito po sa Tarlac, first time nating makarinig na pwede pala na mabuhay yung strawberry, no? Opo, sir. Wow. So ngayon, sir, anong ongoing na development na ginagawa mo dito? As of now, sir, pinapaganda pa namin tong area namin, sir. Pero nakalatag na po, nagpaparami na po kami ng mga manure namin, sir. Chicken dung. Yes. Para po sa tag-ulan, sir, mag-extend na po tayo, sir. Pipilitin po natin yung kahit na kwan po, mga 50 puno. Opo, sir. Okay. So, ang ganda po, no, ng ano, nagsimula sa 13, ngayon 8,000 na, but they are trying to reach 50,000 na mga puno po ng strawberry dito po sa kanilang farm. Mga kabidyo, nandito naman tayo sa ibang bahagi po ng farm ni Sir Remegio. Tama, yes, no? Sir. Ano ba yung ano mo? Nickname mo? Gio na lang po. Gio, Sir Gio. Ano pa yung mga makikita natin dito? Makikita po ninyo, bukod sa strawberry, sir, yung pong mga gagawin po nating magiging campsite po natin, future campsite po natin, sir. Ah, okay. Dito po banda, sir. So, parang in-envision mo, sir, na hindi lang po strawberry ang makikita dito, pwede rin pumunta yung mga kababayan natin para mag-camping. Yes, sir. Para ma-experience po nila yung lugar natin, sir, na mababa po yung maka-experience po sila sa kwan po, sa makamasang presyo, sir. Wow, yes, sir. Makamasa talaga, no? Yes, sir. Eto, sir, gusto ko naming matuto, no? Same with the yes, our viewers. Ilang buwan na ito? Abali po ito, sir. Magdadalawang buwan pa lang po ito.
Okay. Na, alos bagong tanim lang yung mga ito. Bagong tanim lang po. Mm-hmm. Ang kwan po nila, ang problema po namin, pag nagpapabunga po sir, tinatanggal po namin ito. Ito po yung mga magiging bagong strawberry plants. Pag ito po binaba sa lupa, mm-mm, mga 2 weeks po, magkwakwan na po ito. Puno na po ito sir, nasa 3 dahon na po ito. Pagkwan. Okay. Sir, gaano po ba katagal ang lifespan ng isang puno ng strawberry? Hindi ko pa po totally naabot po yung kwan na yun, sir. Pero sa mga napapanood ko po, sa mga nababasa ko sir, kaya po nila ang 5 taon sir. 5 taon. Pero productive po sila ng 3 taon, sir. Okay. Yes, sir. So imagine isang puno, kayang maging productive ng 3 to 5 years. Yes, sir. Okay. Sir, sa isang puno naman, ilan ang napuproduce ng bunga? Ang kwan ko po, sir, nasa 20 po. Ngayon po, sir, na wala pa po silang 1 taon, sir. Mm-mm. Pero pag nasa 1 taon na po yung puno ng strawberry, sir, kwan na po, wala na pong tigil yon sir, December hanggang ngayon sir. Mm-mm. Hindi pa po umihintong nagbunga yung mga tanim ko sir na kwan. Okay. May 1 taon na. Yes sir, sa kada harvest niyo sir, usually nagpapa-harvest na kayo dito. Yes, no? Sir. Nakakailang kilos kayo? Nasa 10 kilos pa lang po sir. 10 kilos? Hindi pa po kasi productive ang lahat ng tanim ko sir. Oo. Ayan, di ba 2 months na yan. Ilang buwan ba bago mamunga yung mga strawberries? Pagkatanim. Hindi po kami nagbe-base sa buwan sir. Nagbe-base po kami doon sa puno niya sir. Okay. Ang puno po niya sir, pag may ganito na po, pwede na pong pamungahin sir. Ah, okay. Yes, sir. So regardless sir, kahit 1 month or 2 months, yes, pwede na siya mamunga. Yes sir. Depende po sa pag-aalaga talaga yun sir. Wala po sa kwan sir. Pero mas productive po yung mga mas matagal ng mother plant. Okay. Yung pong mas matagal na pong strawberry. Oo, pero sinasabi nila ng mga kabidyo, ang pinakamatamis daw na bunga ng isang strawberry, yung unang-una, first opo, fruit. Opo, parang sili din sir, yung pinakamanghang sir, yung unang bunga sir. So, 10 kilos yung yes, napuproduce ninyo, ano yan, every week, every day, or paano yan? Every other day po. Okay, so every other day, namumunga, nagpapapitas kayo dito? Opo sir, opo. Mm-mm-mm. So, paano naman sir yung bentahan nyo dito? Let's say, kunyari may mga bisita. Yes, sir. Pupunta sila dito. Malamang, sir, pag napanood nila itong video po natin, yes, sir, magpipik talaga sila, di ba? Yes. Pupunta sila dito, papasalan nila yung farm mo. Magkano ba yung isang tub na sinasabi natin? Ang isang tub po natin, 750 ml po, ay nasa 250 na po yun. Pag napuno nyo po yun, sir, na nagpick po kayo. Okay, 250 pesos. Sulit naman po yun, sir, kasi matamis po yung kan natin, sir. Yung bunga. Para po maramdaman po nila yung presya ka sa mga naibiyahe na nagaling sa taas po. Mas matamis po yung mga bagong pitas, sir. Tsaka ang advantage dito, sir, hindi na nila kailangang umakyat ng yes, Baguio, sir, ng Benguet, di ba? Sa Tarlac pa lang, naku, sigurado to pagkakagaluan. Malapit po, sir. Mas malapit na sila, hindi na nila kailangang lumayo, no? Yes, sir. Sir, dito sa almost 1 hectare na nataniman mo na ng strawberry, ilan na ang ano natin dito, kumbaga investment natin? Ang nai-invest ko na po rito sir, bukod po sa seedlings ko sir, nasa kwan na po sir, nasa 200 na po. 200,000. So parang magkano bang investment natin sa isang puno? Halos pumapatak po sa isang puno sir, nasa kwan po, nasa 40 pesos po ang isang puno sir. 40 pesos. Opo, ang invest po sa isang kwan, gastos po. Mm. Dahil po sa tao sir. Oo. Hindi naman po pwedeng kwan dito sir, ipaararo lang kasi puro bato po ito sir. Mano-mano talaga. Mano-mano po talaga sir ang ginawa namin dito sir. Mm-mm-mm. Grabe no. Tsaka at the same time no, typically once na nakakita tayo ng mga puno ng strawberry, alam mo nung bata ako, trivia lang. Nung hindi pa ako nakakakita ng strawberry, alam ko talaga puno inaakyat. Puno po. Pero ganito lang pala kababa. Yes, pinipitas lang no. Yes, sir. Nilalagyan po ng parang cover, di ba? Opo. Para, anong purpose po nito, sir? Ang pinaka-purpose po nito, sir, yung sa mga damo po. Mm-hmm. Para may iwasang tumubo. Sir, saka po ma-retain yung moisture po na kwan po. Na kailangan. Na laging basa po sa loob, sir. Okay. Yung po yung pinaka-purpose po ng kwan natin, sir. Double purpose po siya. Mm-mm-mm. At the same time, parang ang observation ko din is para yung bunga niya hindi malaglag sa lupa. Lupa, sir. Na pwedeng maging cause ng damage. Damage po. Kasi ayun po kapag may naibaba sa lupa yan, sir, may kwan na po yun. Madalas po,
may damage po yun pag nakababa sa lupa, sir. Lalo po pag nababasa-basa. Nare-reject. No? Nare-reject, sir. Oo. Nagiging kwan po yun. Nagiging jam naman po yun. Yes. Nakakailang ano na kayo, sir, dito? Kailan kayo nag-open na magpapitas? Bale po, April 1 pa lang po, sir. April 1, 2023. Nito lang? Yes, sir. So halos wala pang isang buwan, no? Wala po. Ngayon na nag-shoot po tayo is April 9, Easter Sunday. Yes, sir. So almost 9 days pa lang na talagang nag-run itong business niya. No? So ano bang schedule, sir, ng pagpipitas nila dito? Usually, sir, nagbe-base po kami, sir, kung malakas po yung hinug, sir. Mm-mm. Pinapaikot ko po ito kapag umaga, sir. Mm-mm. Bine-base po namin, sir, sa mga kwan, sir. Madalas, sir, pag na may mga bisita, sir, umaga pa lang, sir, ubos na, sir. Oh, okay. Kasi hindi ko po kayang supply yung demand po ng mga bisita natin. Iyon, sir, ang magiging problema mo in the future. Yes, sir. Good problem yun. Yes, sir, good problem. Pero kung sinasabi mo, sir, na 8,000 ano ka na dito, na puno, plus ang target mo ay maging 50,000. So, malamang sa malamang, kaya nating supplyan yung itong demand. Lalawigan ng Tarlac, sir. Tarlac lang muna. Yeah, Tarlac lang po muna, sir. Kailangan mo muna bumili ng extra lot, no? Opo. Sir, you are a policeman. Yes, sir. Okay. Ba't mo naisipan na mapadpad dito sa pagpa-farm? Bale po, sir, sa obserbasyon ko lang din po, sir, kasi po lumipat po kami ng asawa ko dito noong pong December 2021 po pala. Okay. Sige. Tapos po yung pong mga pag umuwi po ako, nakita ko po yung mga concert. Strawberry na rin po kami dati, existing. Pero hindi po sila yung magandang klase na strawberry. Mm-hmm. Yun po yung kwan ko. Kaya sinubukan ko pong bumili ng mga strawberry. Yun po, naobserbahan ko, sir, ang bilis nilang lumago. Dito, sa area na to. Kasi tinesting ko po yung nasa ilalim ng puno. Mm-mm. Saka nasa direct sunlight. Direct sunlight, sir. Hinahayaan ko rin po sila ng 1 week, hindi ko sila dinidiligan. Nung tag-ulan po, mm-mm, buhay po sila. Kaya nakuha ko po, doon pa lang, sir, naobserbahan ko na kaya pala dito, sir. Okay, so nag-aral ka ba ng farming? I mean, sa pagpapalaki ng ng strawberry? Wala po akong experience, sir. Bali po, research lang. Marami po akong napapanood na video, sir. Yung pong mga hindi ko naiintindihan sa video, yun po yung inaaral ko. Nire-research ko po ulit yun. Wow. Bali, sir, experience po talaga ako. Grabe. Ilang taon na po ba kayo, sir? 32 na po. Alas kedad lang natin si sir, no? Sir, experience po. Grabe, guys. Zero experience sa farming, pero pinasok po ang pagpa-farm. Try natin pumita sa tingnan natin yung klase ng bunga nito. Kukumpara natin sa bunga na makikita natin sa La Trinidad, sa Benguet. Sige po, sir. Okay. May mga nag-harvest na po kasi, sir. Kaya okay. Po, kwan. Matamis po siya, sir, kahit na, kwan, yung may green-green pa. Pero okay. Mas kasi nga, di ba, yung talaga. First fruit niya, ano? Opo, sir. Matamis. Aside sa mga good, meron din siyang part na nalalanta. Sir, bakit may nalalanta dito? Ito po yung sinasabi ko, sir. Yung pong sweet charlie natin, sir. Bali, wala po yung init, sir, na ganito, sir. Mm-mm. Ito po, sir. Ito po yung variety ng Baguio, sir. Sa Baguio hindi yan? Po, opo, hindi po ako nagkakamali, sir. Hindi Kingberry ito. Kingberry o yung pong San Andreas. Yan okay. Po yung Baguio. So, parang hindi siya, hindi siya normal dito. Yes, sir. Kasi sobrang init opo. Nga naman, no? Okay. Pero ito talagang kaya buhay po nila, na buhay, sir. No? Kaya po nila. Okay, so saan po yung yung bunga na pwede nating mapitas? Okay. Naubos na yata. Sir. Ayun, sir. Ayun, sir. Meron. Natin. Ayun, guys. So meron tayong nakita dito, So, sir, how many days, sir? Let's say pag nakita na nating may bunga na, ilang days bago natin ma-consider na pwede nang pitasin? Basta namula na po, sir, pwede na po. Okay. Bale po, kapag bulaklak po siya, sir, mga 2 weeks po, kulang 2 weeks, ganyan na po, nahihinog na po siya. Okay. So may tamang pagpitas po ba, sir? Yes, sir, meron po. Okay. Bukod po sa gunting, sir, may kunting pag-ikot lang po. Okay. Ikutin mo lang po siya pag ganun, sir. Okay. Sige, sir, demo. Ito po. Ikutin mo po lang po siya ng kunting na ganun, sir. Ayun. Tikman niyo po, sir, yung strawberry namin dito, sir. Guys! So, first time natin tumikim ng strawberry dito po sa kanilang farm, no? Usually kasi lagi natin natitikman strawberry ng Baguio. Baguio, ng Benguet, yes, okay, sa La Trinidad. So, this time, straight from the puno. Farm po. From the farm.
Eto sir, sir, pesticide free ta. Hindi ka nag-spray. Na ano po sir, mga ilang weeks na po. Okay. Baka ano tayo dito ha. Opo sir. Sige, safe to ito ha, safe. Ano pala, tawag nun, bago ko kainin ito, paano tong ano, paano yung pag-a-apply mo ng pesticides dito, kung mayroon man? Bali po, nagbe-base po ako sir, kapag po nagtitrimming po kami, titignan po namin isa-isa yung mga puno sir. Kung meron pong mga talakitik sir, bali po kapag dumaan ka po na ganyan, nagdiliparan na po sila, delikado na po yun. Saka po yung mga butterfly sir, mga harabas. Pag po marami nang yun yung lumilipad. Kalaban ninyo? Opo sir. Okay. Kasi talagang mapapahirapan yung strawberry sir pag kwan po. Pag sila po yung pinabayaan sir sa kwan. Ayun. Okay, sige. Yun yung problema nila ngayon. Ang poproblemahin kung paano kayo nito. Alright, so titingnan natin ha. Let's try kung talagang matamis itong strawberry dito po sa kanilang farm. Ayos. Tamis. Pero this time, dahil mga bago-bagong mga bunga, matamis pa. Matamis. At saka kinoconsider nga na pag yung mga first fruit po ng strawberry ay matatamis. Okay. So, ang luwang pa po ulit dito, no? No po. So, halos, sinong kasama nyo dito, sir, na nag-cultivate yung tatay ninyo? Yung tatay ko po, sir, tapos meron po akong apat na mga nagpapalit-palitan po na ako. Na mga bata? Mga bata po, pang enroll po nila sa college. Sila na rin po yung kinuha ko. Ano yun? Taga dito rin? Taga rito rin. Kamag-anak? Po. Kamag-anak po ng misis ko, sir. Ngayon, no? So imagine, no? Nakapag-employ pa si sir ng mga bata no, para tumulong, no? Para magdilig po. Magdilig. Mag-trim. At mag-maintain. Yes, sir. Tatanggal ng mga damo-damo dito, no? At saka, dito, oh, nararamdaman mo talaga ideal yung, ano, yung area dahil area malamig, ayan. Medyo lumalamig na, parang kasi presko na rin ng ano ng Baguio. Baguio sa pagra-run mo or pag-start ng pagpipick ng mga customer nyo dito, ilan na ang na-generate po ninyo? As of now sir, yes. Naipon po namin mula nung nag-start April 1 hanggang ngayon po nasa